Dito na ang police lieutenant sa Sarandaw, may kaugnayan sa walong napatay dito nga sa provincial road ng USM compound dito sa bayan ng Kabakan. Sir, fly ho tayo sa iba't ibang himpilan sa Brigada News Cotabato. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sir, pwede bang makahingi ng partial information dito sa walong napatay dito sa provincial road ng USM bayan ng Kabakan North Cotabato po? Bali yung incident, sir, is nangyari kanina mga alas 12:10 ng hapon. Tapos sa investigation natin, itong mga biktima ay pinara. I-lock down yung mga motor na sasakyan nila. Tapos pinagbabaril. Okay. Actually, siyam yan sila, sir. Siyam yan. Yung isa may survivor tayo na nandun sa ospital ngayon. Nasa specialist, Kabakan specialist at nilalapatan ng lugar. Ito bang pinara, sir, ay magkakasama or talaga merong mga suspect dito na pumara at inisaysan na pagbabarilin itong siyam na mga biktima? According sa mga nakuha natin na concern na mga data nila, hindi sila magkakasama. Kasi iba-iba yung mga address nila. Okay. So, hindi din makakuan kung ano yung mga affiliation nila at saka kung taga saan kasi yung iba hindi pa natin nagkilala. Nailabas, sir, ng mga ilang mga biktima yung kanilang mga IDs. Ibig sabihin, hinanapan sila ng ID bago sila pinaslang or ano ibig sabihin po nito? Simple, sir. Simple na ganun. Sir, meron na bang initial na mga nakuha ninyo, mga pangalan, itong walo na hanggang sa ngayon nakabulagta pa rin dito sa crime scene? Meron tayong mga initial dyan, sir, pero may iba din na hindi pa natin kilala. Sige po, sir. Pwede pong kilalanin, sir, para dun sa mga nanonood at mga nakikinig sa mga oras na ito. Yes, sir, para malaman nila itong pagkakabalikan. Yung mga biktima, sir, ay si Kwan, si Sagandik Sailon, Jaitin Usaid, Bin Laden Di Manalaw, Katinding Kagayawon, kasi Butsal Jakarya Lipusan, Pahad Mandigan, at yung dalawa hindi pa nakakilala. Wala pa mga address nito, sir? Wala, yung bawat pangalan, yung si Sailon, saang residente, at yung si Mandigan, saang residente. Itong si Kwan, sir, si Saganding Sailon, wala pang address. Okay. Na Kwan. Yung iba, sir, si Madsid, nagkakapoblasyon sa Yap. Okay. Si Di Manalaw naman sa Bintad. At yung si Butsal Jakarya Lipusan, sir, taga Datu Ubin Sinsuan. Yan pa lang yung initial natin na kuha ng mga information sa kanila. Mga long firearms bang ginamit or mga pistol ang ginamit sa mga biktima, sir? Base sa mga basiyo na nandyan sa crime scene, sir, ito po ay Juan, mga long firearms. Yes, sir, lumalabas sa mga social media, sir, na ito ay inkwentro daw ng kapatid. Hindi. Hindi po ito inkwentro. Ito pa hindi inkwentro. Ito pa hindi operation, hindi police operation, hindi rin operation ng mga sundalo. Ito pa ay consider natin na mga biktima lang ng pamamaslang. Pero hindi pa alam ang suspect dito, sir, kung sinong gumawa nito. Wala pa, sir. Anong pinakamalapit, sir, na pwede sabihin natin na dahilan kung bakit pinagpaparil itong mga biktima? Under investigation pa natin yan, sir. Iniimbestigahan pa natin kung ano yung talagang motibo. Nakilala na yung lima, yung walo, yung tatlo, wala pa. Meron na bang lumapit din sa inyo na gusto nilang kunin itong kanilang mga nakilala na mga kamag-anak nila na kasama dito sa napas? Meron na, sir. Meron na. So, yung, tapusin na natin yung investigation, sir. Saka okay. I-release natin sa kanila yung mga bangkay. Ano ito, sir? Dalhin pa ba ito sa funeral homes or diretso na laman na ibigay doon sa mga kamag-anak kung sino man nakakikilala dito? Ibigay natin, sir, sa may mag-claim. Okay. Sa walang mag-claim, sa funeral homes natin dadalhin. Okay. So, sir, ano po ang kwan? Ano pang ating mensahe sa ating nanonood sa hinggil dito? Kasi gusto natin linawin ulit, sir, yung lumalabas na ito'y inkwentro ng Kabakan NPS laban dito sa mga lalaki na ito. So, mariing kinabulaanan ng yung mga elemento ng Kabakan NPS, sir. Hindi po ito operation. At saka walang baril yung mga kwan dyan, yung mga biktima. Walang baril. Yung mga baril. At saka hindi po ito operation ng sundalo at sa
saka ng BNP, lalo na ng BNP kalaban, sir. At saka itong mga biktima, sa ating impormasyon kanina, sir, magkakaiba po ang kanilang mga residente po. Ay, yes, sir. So ano po ang ating mensahe sa lahat ng nanonood sa hapong ito, sa ating nanonood sa hapong ito? Hintayin lang yung kwan, yung resulta ng investigasyon para malaman natin kung ano talaga yung nangyari at ano ang motivo sa pangyari. Sir, may tinitingnan na ba tayong angulo, sir, tungkol dito sa insidente ng pagpatay sa walo katao kung saan isa ang sugatan, sir? Wala pa tayong lead para sa ganyang mga kwan. Ang ginagawa pa natin is nag-iimbestiga pa tayo. Okay po, sir. So, sa ngayon, sir, baka may mga paalala po tayo sa mga motorista na gustong dumaan po pauwi ng Barangay Aringay, kasi kasalukuyan pong nakakordon itong area dito sa Provincial Road, particular dito sa may USM Granary po. So ano pong pwede nating ma-advise sa kanila, sir, o abiso? Yung mga magpunta dito sa, lalo na papuntang Aringay, may diversion route man doon sa Aringay papuntang Dagupan, pwede yun doon muna sila magdaan. Kasi ongoing pa yung investigation natin. So yun. Karagdagan, sir, katanungan. Sa crime po, sir, ano po yung nakita natin, mga ebidensya na maaaring yun po ang dahilan kung bakit po pinagbabaril yung mga babae? So far, sir, wala pa tayong nakikita na mga kontrabando o mga illegal na mga bagay dyan sa crime scene, sir. Parang nakikita lang natin dyan ngayon, yung mga pasyo. Maraming salamat, sir. Yes, maraming salamat po, sir. Yan po ang Deputy Chief of Police. Mga kakolektado, yun po ang naging panayam natin kay Deputy for Operation Lieutenant Police Lieutenant Saratao ng Kabakan Municipal Police Station. So yun po, nilinaw ng ating official na hindi po ito isang inkwentro at hindi po ito operasyon ng mga kasundaluhan. Eh, bagkos ito po ay maikukonsiderang isang insidente ng pamamaril patay sa mga biktima. So, ayun po, base sa initial na impormasyon na ating nakuha mula sa nasabing opisyal, hindi magkakasama-sama itong mga biktima na ito kasi magkakaiba ang kanilang mga lugar. Ano? So, sa ngayon, may mga na-identify na ng mga biktima. Pero sa kasalukuyan, yung nalalabing dalawa ay hindi pa nakikilala. So pagkatapos may proseso itong lugar sa crime scene ng mga taga scene of the crime operatives, i-re-release na itong mga bangkay ng biktima, no, sa kani-kanilang mga pamilya kung meron ang magki-claim. Samantalang yung mga hindi pa nakikilalang dalawa, idadalhin sa foreign area, ano? So antabayanan nyo po maya-maya yung mga updates pa tungkol sa insidente na ito dito sa lamang sa Cool FM Facebook page namin.